Hoy, magandang umaga ho. Araw ho tayo ng Tuesday. Sunny Tuesday morning. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga sa lahat ng ating suking tagapakinig. At syempre, magandang umaga po ang ating pagsaludo sa ating po mga frontliners, sa ating po mga sundalo, kapulisan, mga pumpero, at lahat po ng mga rescue workers na ngayon ho, marami pa rin ho sa kanila ang hindi pa ho natutulog, hindi pa rin ho nakakaagapay sa kanilang mga trabaho dahil nga ho sa dami ng mga pasyente na ngayon ho lagi hong nandyan sa mga pag-abutan. Anyway, marami yung mga development na nangyari po simula kahapon, kagabi, at mga darating na sandali ngayong araw na ito. Ha? Don't forget, ngayon ho ang pagpapatuloy ng Senate Committee, Blue Ribbon Committee on the hearing po sa face mask at face shield. Magkahapon nga ho nagsalita ang Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa kanyang reaksyon dito po sa bago na namang sumibol na hindi mga magandang kaganapan dito po naman sa Philippine Red Cross. Itong false positive ng isang mga kagawad ng isang paggamutan yata dyan sa Subic. So medyo ito po'y nagiging mitsa para magsagawa po ng investigasyon Kongreso at Senado. Baka may pwede pahiyas. Tawagan mo nga si Congressman Rodante Marculeta. Tapos na naman ang programa noon. Malaman natin hiyas, ha? Tawagan mo si Congressman Dante Marculeta at malaman natin. Parang meron yata siyang na-receive na information and I don't know what the resolution is now being made sa Congress para ito mabigyan pansin. Well, you know, to be fair, hindi ba? Alam naman natin na si Senador Richard Gordon hindi naman yan Ika nga kung meron hong talagang usok, ibig sabihin meron hong meron hong apoy na pinagagalingan yan, ano? Siguro nagkataon lang na nagsasagawa siya ng investigasyon dito po sa face mask at face shield, medyo umusbong itong problemang ito. Tignan ho natin kung ano ho magiging ano lang. But at any rate, mamaya ho yata yun. I think 10:30, no? Kasi may session ho ngayon. So I think they have to end up at 3. Kung hindi ako nagkakamali, they have to end up at 3 para ma-accommodate lahat ng mga nagtatanong, ano? At napakarami pa nga hong mga sinasabi ng ating mga Senate Blue Ribbon Committee member na marami pa ho silang gustong malaman, marami pa ho silang gustong maitanong sa mga resource speaker na kanila pong pinapupunta riyan. Kahapon po may kabuang bilang na 18,937 ito hong new cases ng COVID as of September 20, kahapon po yan, 2021, 18,937. Malayo po dun sa mga nagdaan na 26, 23, and 21. Pero gusto ko pa rin hong makaugnayan ng ilang mga dalubhasa at malaman po natin kung ano ho ang kanilang pananaw dito, no? Ang Octa Research naniniwala na baka pa raw tumaas, pero sabi nga nila sana wag na. Di ba? May mga prediction nga na 30, 32, something like that. Sana ho, wag na matuloy. Tuloy na lang kung bumaba itong bilang na 18,937 kahapon po yan na itala. Sinasabi nga kung over the weekend hanggang kagabi, no? Hanggang kagabi yata, may mga dumating na bakuna, iba-ibang brand po ng bakuna. Yun yung kakapanayamin natin mami. I think isa siya sa mga sumalubong kagabi, no? Si Dr. Ted Herbosa, isa ho siya sa mga sumalubong kagabi. Yan po sa mga bakuna na bagong dating. At napakarami na po. Ilan po yung dumating over the weekend? Total of kulang 6 million yata. 6 million doses. And again, syempre, magandang balita ho yan para dun ho sa mga hindi pa nababakunahan at yung mga naghihintay po ng second dose. At lalong-lalo na yung naghihintay ng first dose.
Pero alam niyo, marami na rin mga frontliner na medyo nabakunahan eh. The other day, nung weekend, nung linggo, eh, ilan po sa mga nagtitinda dyan sa SM North. Eh, tinanong ko kung nagbakuna na, meron na raw. Very good, ha? Yun nga lang, isang umuupasin yung tindahan ng appliances, ayaw yung bigyan ng aircon, ha? Apat na taon na raw nire-request. Kasi nga naman, kinukumpetensya yung appliance store nila. So, hindi ba? Eh, nabakunahan na raw sila. At marami pa ho rin, dahil ngayon nga ho, bagamat tayo ho ay nasa alert level 4, eh, marami na ho ang mga establishmento na ika nga eh, sa salitang kalye, eh, medya-medya binuksan, medya-medya. Hindi ba? Hindi ho masyadong pinupuno, 30%, I think, not even 50%. Hindi, na, it's not even 50%. So, maganda-ganda na hong balik yun. Maganda-ganda na hong balik yun. It will, parang the other time, binanggit ho yata na something like 150 million a week, no? More or less, ganun ang timbang. 150 million a week ang maidadagdag po sa ating ekonomiya. So maganda-ganda na ho yun, na kaysa ho talagang totally i-close mo yung mga tindahan, eh mahirap po naman yun at marami ho ang walang trabaho. Marami ho ang hindi makakaagapay, hindi pa eh lalo na ngayon, patuloy ho tumataas ang bilihin. Alam nyo, actually, hindi na ho kailangan pataas pa yung bilihin eh. Yun lang ho tuwing Martes na ginagawa ng mga oil companies eh. Sapat na ho yun eh. Para magtaas ho ng presyo yung mga pangunahing bilihin eh. Papayagan pa ng DTI na magtaas. So, double whammy, di ba? Double whammy. And I'm sure, bago pinayagan ng DTI na magtaas ng halaga yung mga paninda na yan, nagtaas na ho ng mga presyo yan dahil nga ang katwiran. Eh, mataas ang gasolina, pinayagan pa ng DTI. Yung ba nakita ng DTI yon? O, don't tell me, yung mga manufacturer na yan, masunurin yan. Hindi ko naman nung nila lahat. Pero hindi ba? Nakakapagtaka lang ho mga oil companies, no? Every Tuesday may dahilan. Every Tuesday, ha? Every Tuesday sila may dahilan, ha? Kesyo may gera sa Afghanistan, kesyo may ano pa ba? Yung mga out of this world na dahilan nila. Di ba? Para talagang ma-justify nila. Yung, at malaki ngayon, malaki yung taas ngayon. Parang may 90 centavos eh, no? Pag nag-ECQ, pababayan. Natural, walang kotse sa kalye. Pababayan. Pag nag-ECQ, walang gera. Pababa sila. Di ba? Sabi na, dami supply. ECQ eh. Pag niluwagan na ulit, oh, may gera ulit. Tataasan ho namin ulit. Di ba? Ganun ho yan. And with that, I'm sure, yung mga wholesaler, mga dealer, mga nagtitinda, yan ang katwiran. Ba't ko kayo nagtaas? Eh, nagtaas ang gasolina eh. Pinayagan pa ng DTI. So, doble-doble ho na apakailam naman ng DTI. Eh, alam niyo ba yung word na lobby? Okay, ganun ho yun, syempre. Katwiran nila. Ito ang katwiran nila. Dalawang taon na ho kasi silang hindi nagtitiis eh. At dalawang taon na ho silang hindi nagtataas eh. At saka hindi ho sila nagtaas kasi nga ho may pandemya eh. Tanong, wala na ho bang pandemya? Di ba? Eh, mga ganon. Kaya ngayon, eh, bubuksan pa yung face-to-face classes, bagamat pinayagan ho ng Pangulong Duterte, tuwan-tuwa ho Secretary Leonel Briones, pag nagkasakit ho yung mga bata, punta kayong DepEd, doon kayo magpagamot. Di ba? Yung mga, eh, hindi ba, nung kailan ba ibinalik sa Alert Level 4? Friday ba? Nakita niyo nung weekend, ang mga reports, punong-puno ang mga mall? Hindi ba? Hindi ho, wala hong ano eh. Eh, ang mga mall ho ngayon, wala na, temperature na lang. Wala na ho yung pilap-pilap, very ano na lang yun. Very seldom na lang yung mga may nagpipilap-pilap. Di ba? Puro temperature na lang. Kaya wala, dinagsa ho ng tao. At wala hong pakialam ng tao. Marami ho sa ating mga kabayan, nakikita natin sa mga establishment ho. Wala hong pakialam. Ang dami hong tao, ang dami hong tao sa restaurant. Talagang, ayan, may mga nababalita pa, nagpa-party-party, nagsasabong pa. Kaya nga ho, araw-araw, ang tinatanong ko sa inyo, eh, paano ho bababa ang bilang na yan? Hindi ho talaga bababa yan. At ang bagal pa ng distribution ng bakuna, puro wento. Ganito karami mapupunta sa ganitong region, ganito karami mapupunta sa ganitong region. Hindi ba? Eh, alam mo, dapat malaman natin doon sa mga region na pupuntahan kung talaga may natanggap po sila. Not to mention yung kinikwento natin, yung 10,000 doses na nasira. Asira ba yun dahil sa freezer? O, isipin yun. Ilang ganun ang hindi mga nai-report? Ilang ganun ang mga hindi na ibabalita? Di ba?
Kasi sabi ko nga, kapag ang mga pagde-deliver ng mga bakuna, lalo na yung mga liblib na lugar, how do you expect na ang isang liblib na lalawigan, liblib na lugar, eh magkakaroon ng state-of-the-art storage facility? Hindi ba? Ang mga tao, bago makarating sa vaccination center, maglalakad doon ng milya-milya yun. O chances are, baka hindi pa makarating. So ano mo mangyayari doon sa gamot? Eh ang mga bakuna ho, pag inilabas ho yan, dapat iturok na ho yan. Ganun ho yun. So, hindi ba? Maraming kailangan talaga precise ang delivery. Ipunin ng tao on this day dahil darating ang bakuna on this day. Dumating talaga dapat yung bakuna on that day. Di ba? Kasi nandun yung mga tao eh. Not to mention yung pang mga ano, yung pang mga nagli-leave sa trabaho tapos walang datat ng bakuna o magli-leave sila ulit. So problema na naman yun. Pag-leave nila ulit, wala namang bakuna. Kaya mahirap po eh. Dapat ito gawing accurate. Ito yung si Secretary Galvez eh, minsan puro wento rin eh. Wala hong, I don't know. Ewan ko, kung na-solve na yung problema dyan sa Calabarzon, yung kinekwento ho ni, na-interview natin, di ba? Dati si Governor John Vic Remulla. Na totoo nga naman, mas maraming populasyon ng Calabarzon compared to NCR or Metro Manila. Pero I don't know kung naibsan na ho at nabigyan solusyon na ho yung paghingi nila ng napakaraming mga bakuna. Na noong mga panahon yon, I would say that was 3 weeks ago, o mga isang buwan, hindi ho sila kontento sa mga supply ng bakunang dumarating sa kanila. Kulang-kulang, ika nga. Hindi ho ganun karami. Sana ho itong pagdating ng napakaraming bakuna, ang hiling ko lang sana ho, maramdaman ho yan ng lahat ng mga lalawigan dito po sa bansa. O iisipin niyo dati ho, ito pa isang balita, dati ho ang Batanes zero COVID. Ngayon ho ang Batanes naka ECQ dahil ho sa tumataas na bilang. Di ba? Ano ho nangyari doon? Alam niyo yung mga ganun lugar, Batanes Island, parang ang hirap po pasukin ng ano noon, ano? Pero siguro nagkaroon din ng problema sa border. Ang Batanes could only be reached by air and sea travel. So ano ho yun? Yung mga pier-pier doon. Diba? May mga OFW na doon nakatira, nag-uwian sa Pilipinas, umuwi sa Batanes. Yung mga ganun ho ba? Sayang yun, no? Sayang yun. Hindi ho nila na-preserve yung kanilang zero COVID dati. Diba? Ilang beses ho natin in-interview si Governor. Wala ho silang COVID dati. Ngayon, naka-ECQ. Yun ho, nakakalungkod doon eh. Yung mga ganun lugar, kamusta ang bakuna ron? Example na lang yan, yung Batanes. Medyo liblib yan. Bagamat napakaganda po ng lugar na yan, medyo liblib yan. Kamusta po ang supply ng bakuna? Kamusta po ang supply ng pagdadala ng bakuna? Yung bang mga ganun? Kasi kailangan araw-arawin natin. Because time and again, ang lagi yung sinasabi, lalo na yung Secretary Galvez, baka maging maganda ang Pasko, sana nga ako, pagandahin yun. Diba? The first and last time we interviewed him was ages ago. Talagang matagal na ho. Hindi na ho nakaulit yun. Siguro nagkaroon ng bagong media officer hindi na ho nagpapa-interview kapag hindi dumandun sa kanyang media officer. Diba? Napakahirap po interview. Hindi ho nagpapa-interview na Lunes. But last one, narinig natin dun sa isang istasyon, mga 45 minutes siyang ini-interview. Monday ho yun. Tinandaan ko ho yun. Pero pagdating ho sa atin, hindi ho nagpapa-interview na Monday. Yun ang sabi ng media officer niya. Hindi ba? So anyway, tuloy-tuloy ho tayo. Mamaya ho, makakausap ng ho natin. Malaman natin kung ano ang reaksyon. Dito ho sa nagbabad yung pagbubukas ng face-to-face classes. Magbubukas na raw ho ng mga face-to-face. Anong tawag doon? Pilot testing, di ba? Pilot testing ng face-to-face classes sa mga lugar na mababa COVID yan eh. Magbukas na tayo ng klase riyan. Ayun, ito na naman tayo. Kaya nga ho mababa, wala ho nagsisilabasan. Sumusunod siguro sa patakaran. Bubuksan mo yung eskwela. Ihahatid ng magulang yung mga anak nila sa eskwela. O bagamat hindi full capacity yung classroom. Sige, okay, recess. Mga bata yan, hindi ho magkukulitan yan. Di ba? Hindi ko alam. Tuwang-tawa nga ho, Secretary Bureau, magbubukas na ang mga klase. Di ba? Now,
Sige, eh sana nga, sana mali ako. Sana mali ako. Sana walang magkasakit, walang mahawa. Di ba? Pupunta yan doon sa eskwela, maghaharutan yan, magkikwentuhan yan. Ang tagal hindi nagkita eh. Uuwi yan. So yung nanay, bibiyahe yun, magta-tricycle or mag-jeep, sasakyan ng pampublikong sasakyan. Susunduin yung anak. Araw-araw yun. O sabihin na natin 3 times a week lang. Di ba? Ibig kong sabihin, yung danger na ma-expose. Ah, sa bilis ho ng Delta variant, di ko alam kung naiisip ng DepEd yun eh. Parang ang, ewan ko, I don't know the, what kind of mentality, no, na akala nila siguro, pag may pasok, pak, bigla na lang lulutang yung mga bata sa eskwela, yung pang magic. Hindi ho, ihahatid ho ng mga magulang yan. Magkikwentuhan yung mga magulang sa gate ng eskwela pagdating sa mga anak nila. Magsasakayan na naman yan sa public transportation pag-uwi. Susunduin sa hapon, sasakay ulit ng public transportation. You see? Hindi mo alam kung sino katabi mo ron. Eh, napakabilis ng Delta. 1 times 8 kagad, 1 times 9 kagad. Yun ho, yung mga ganun danger, I do not know. Why the hairy? Bakit ho, nagmamadali at atat-atat silang buksan ng eskwela face to face? Di ba? Eh, sasabihin nila, sa ibang bansa ho, may face to face na. Oo nga. Sa ibang bansa, may disiplina ang tao. Sumusunod ng tao. Maganda ang distribution ng bakuna. Maganda ang vaccine rollout nila. Di ba? Eh, dito ho, no, konti ang COVID doon, ha? Have you checked whether it is really konti? Na-check nyo ba? Mm-hmm. Anyway, kahapon ho, napakalaki ng accomplishment na ginawa ho ng Bureau of Customs. Ito ho mga pekinis, kung tawagin natin, yung mga fake-fake na mga Louis Vuitton. Yung mga ano, yung mga branded na ano. Parang naging interesado lang ako dahil, di ba, magpapasko eh. So, are we expecting more of that to come? Nasa linya ho natin, si Chief Auction and Cargo Disposal Division Chief, si Attorney Enrico Turingan III. Attorney, magandang umaga po. Si Big Lima. Ayun, Sir Big Lima, magandang umaga po. Idol. Ay, naku, eh, mas no. Idol kita. Eh, kayo ubay kung mag-anak niya dati yung sundalo. Opo. Magkakamag-anak naman po, basta mga Turingan Sir. Yes po. Oo nga eh, di ba? Colonel ba yun? Colonel Turingan? Para, if I'm not mistaken. Oh, anyway. Felix by the way, po, sir, congratulations ha. Congratulations ho doon sa inyong accomplishment kahapon. Napakarami ho lang. Magkano ho yun? Around ano po, ang ano po yun, estimated value is around 7 billion po. Oh. 7 billion pesos. Saan ho galing? Iba-ibang lugar po eh. Meron, pwede pong China, meron din pong Bangladesh, pero dun po siya nasa kote sa Pasay. Oo. Ano ho ito? Intended for what? Para ibenta rito? O isa lang ba may-ari niya? Napakarami ng 7 billion yun. 7 billion po, to be clear lang po, ano po, refers po dun sa ano, aggregate amount po nung counterpart nila ng mga original. Yes, of course, of course. Opo, opo. Oh. Kaya marami po talaga siya. Siguro dahil rin malapit na ang Pasko. Alam niyo naman, yun po. Well, it's a good thing na intercept ninyo, no? So, and then right then and there, parang nakita ko may makina kayong tinatapunan ng gamit. What is that? Yes po, ano po? Shredding machine po. Yun po ang opo, yun po ang mode of condemnation natin, sineshred natin siya para yun pong original purpose niya hindi na magamit at sira-sirain na para kahit saan pa mapunta yun, hindi na siya mapapakinabangan talaga. Oo, ano hong mga fake na brand ito? Mga Louis Vuitton, mga ganun? Opo, marami po, Louis Vuitton. Basta mga high-end po, meron pong Chanel. Bulgari, Chanel, ganyan po. Yung mga high-end po, ang mga kinukopya nila. Oo. Oo. So, paano, may nahuli ba kayong tao? That's a problem. Other matter po yun. Actually, yun pong ginawa natin kahapon na condemnation, ginawa po natin yun sa pakikipagtulungan po primary sa mga IP holders natin, sa Intellectual Property Office po ng Bureau of Customs, at
Iba po pong ahensya ng pamahalaan na tumulong sa atin sa pagsakote ng itong mga peking mga gamit na ito. Oo. Kasi napakaganda ho niya, at least na nailabas. Napanood ko sa balita namin kagabi sa Mata ng Agila sa Net 25. I mean, para hindi ho magkaroon ng alam niya naman, hindi ba, harapin ho natin kapag sinabing Bureau of Postum, nagtataasan ho kilay ng mga tao. At least nakikita po natin yan. Kaya nga kinocongratulate ko kayo. Dahil nakita natin na talaga nagtatrabaho po ang Bureau of Customs, hindi ho ba? Opo. Opo. Magagawa lang naman po natin yung trabaho natin sa pakikipagtulungan po ng mga concerned citizen, mga IP holders at iba po pong opisina ng gobyerno. Oo. What will happen to those products, attorney? Lahat yun, sisirain nyo? Lahat po siya, sisirain po, after which i-dispose sila properly. Yung iba dyan, siguro pwedeng pakinabangan bilang basahan, ganyan po. Pero kung for example, mga damit, mga bag, sapatos, ay wala na po. Hindi na po siya mapapakinabangan talaga. Wala na, durog na yun. Oo. Pero doon ho, you can guarantee us na wala nakalusot doon. Baka mamaya, ang dami niya, punong-puno ang produkto Green Hills mamaya at saka Divisoria. Ay, ano naman po tayo, yung pong ating pagsasakote ng mga IP products, eh, dire-diretso naman po yan. Whether dito sa port or sa labas ng port po, continuing concern po ng Bureau yan. Sa pakikipagtulungan po, of course, sa mga IP holders natin. Oo, kasi magiging rampant yan. Kagaya nga ho ng sinabi ninyo, magpapasko, no? Eh, talagang, I am sure, naka-alerto ho ang Bureau of Customs. Opo, year-round naman po ang kilos ng Bureau of Customs para sa pagsakote ng mga peking mga gamit na yan, sir. Oo, marami ba? Marami talagang pumapasok? I would assume marami po kasi marami rin scrupulous na mga traders and syempre meron din mga nagtitake advantage sila sa kagustuhan ng mga Pilipino na makabili ng mga mumurahing gamit pero we have to understand it puts us in danger kasi karamihan ng mga materials na ito ay cheap substandard po, cheap at substandard at hindi dumaan sa proper quality assurance. Correct. Yes po. De, tsaka alam nyo nakakatakot dyan, attorney. Yun yung mga damit na yan, yung mga gamit na yan. Meron yung pandemya ngayon, hindi natin alam kung saan lupalob galing yan di ba? Yes po, opo, opo. Totoo po yan, sir. Opo. Mm-hmm. Yung mga ukay-ukay, paano ang sistema nyo po ron? Yun ho ba meron mga, di ba mga donation lang ho yun? Meron ho bang mga legal na ukay-ukay na dumarating sa atin? May dumarating po ang mga donation pero ukay-ukay per se ho, pinagbabawal po ng batas yan. Again, for public safety and public health considerations po. Dahil hindi natin alam kung saan nanggaling yan and alam natin na hindi po siya hygienic dahil gamit na po yan, sir. Oo nga, nakakatakot. Minsan nga may mga mancha-mancha pa nakakatakot. But how do you distinguish a legit donation from an ukay-ukay? Of course, sir. Unang-una po yung country of origin, saka si kung sino po ang ating consignee and kung sino po ang ating exporter. And usually po, kung halimbawa naman, DSWD or any other accredited DSWD entities, pinapayagan naman po. At meron naman pong kaakibat na deed of donation yan, sir. Okay. Very good, attorney. Magtawagan ho tayo, ha? Magtawagan ho tayo. Okay, and keep up the good work. Alam niyo ho ba si Commissioner, schoolmate ko. Ay, ganun po ba? Espiritu Santo Parochial School. Pakisabi niyo ho sa kanya. Yes, sir. Makakarating po. Maraming salamat, sir. Kinakamusta ko rin po siya. Good work. Kanyo kay Commissioner. Yes, thank you po. Attorney, maraming salamat. Thank you very much. Thank you po. Okay po. Thank you po. Attorney Turingan ng Bureau of Customs. Pabalik po kami dahil 10:30 na po na umaga. Servisyong lubos sa 8:00. Dahil yun ho, dun ho sa huling report ni MMDA Chairman Benhur Abalos dun ho sa report niya kaugnay ng Alert Level 4 dito po sa Metro Manila. Wala hong barangay na inilagay sa total lockdown. Yun ho, maganda ron. Anyway, babalikan ho natin yan, ha? Babalikan ho natin yan. Dahil nasa linya na ho natin si Dr. Ted Herbosa. Doktor, magandang umaga ho. Si Vic Lima. Hi, good morning, Vic. Magandang umaga sa lahat. How are you, Doc?
Okay naman, okay. Yes, how are you? Okay, nakakapag-ahit. Pareho tayo. Oo nga, nakalimutan ko mag-ahit this morning. Okay. I know. Anyway, ibabalik na ho yung mga face-to-face as what they say, yung mga bata. How do you see this, Doctor? Well, ang DepEd ay pinayagan na ng ating presidente na maggawa ng limited face-to-face. Sinabi ko limited kasi ia-allow lang ito sa mga minimum risk, yung minimal risk areas, declared as minimal risk. Diba meron tayong high risk, low risk, minimal risk. So sa minimal risk natin siya i-approve. Tapos nakita ko na depende sa grado, kakaunti lang ang mga learners or students, no? Parang 10 lang per classroom. Okay. Tapos yung teachers, hindi rin sila papayagan mag-work more than 3 hours ng face-to-face. Unlike dati, nung before the COVID, meron yata morning class, afternoon class, may late afternoon class pa. Oh, tapos 50 laman ng estudyante. That's right. So basically, Vic, ang papatupad is actually blended, no? Kasi siguro, anong mangyayari doon sa ibang estudyante na hindi makakapasok doon sa 10 or 12 students? So tuloy yung mga module nila. Baka i-rotate sila na 10 muna this day, bukas yung the next 10, the Wednesday, the next 10. Baka ganun na mangyayari. And not more than 3 hours. Ang teacher. Assignment ng teacher. Ang guro. So yung bata siguro, 10, baka ganun din. If there is another 10 sa tanghali or hapon, another teacher yun. Oo. Kung lampas na yung teacher dun sa 3 hours maximum niya na binigay, ganun. Hmm. So hanggang K-12 yata yun, hanggang high school, ganun yung sistemang. Ang worried ako, Doktor, yung mga bata eh. Yung mga maliliit. Meron yan ang sabi nga ng mga eksperto, no? Yung mga kulitan na yun. Kailangan daw magkaroon na rin ng face-to-face kasi parang matagal na rin silang hindi na nakapasok or nagkaroon ng face-to-face or peer learning, no? Yung kasama ibang bata. Oo. Dalawang bansa na lang pala tayong hindi nagpe-face-to-face. Yung Venezuela at saka tayo. Oo, ganun pala. Venezuela at Pilipinas. Pero kami kasi, nag-worry ako sa mga bata, Doktor. Alam niyo naman ang mga bata, ang tagal hindi nagkita. Ang tagal walang kalaro. Ang tagal na ako nung saba. Yung pag nagkulita na, pagdating ng uwian, ng kwentuhan. Hindi ba? I mean, you know, how do we avoid that? In fact, yan ang mga usapan. Naalala nyo, nung bago dumating ang Delta, nagpapaalam na ang DepEd na umpisahan at limited to face-to-face. Pero pinayagan, tapos binawi. Nung rumagasa yung Delta cases at ang dami, binawi ang face-to-face. And even at that time, sabi namin tama naman yung binawi. Kasi nga sabi namin, kahit masunod mo yung minimum public health standard sa loob ng classroom, yung one seat apart. Pag recess at break, magkukumpulan din yung mga bata at baka doon sila maghawan. Tapos yung papasok sila, sasakay siyempre ng jeepney, tricycle, bus, o mahahawa din doon sa transport. So medyo maraming safety issues. So unti-unti ang gagawin. Kaya nga gagawin muna sa minimum risk na populasyon or alalawigan para hindi masyadong high risk sa mga bata. Oh, what would be the testing? I mean, you know, sige, 10 mag-i-start. Let's say, for example, next week. Hanggang kailan ho mag-i-eskwela yung 10 yun? I mean, sana ho, sana walang magkasakit, walang mahawa. I mean, you know, devil's advocate, what if meron? Are we going to stop the experiment? So, nilagay nila yon sa protocols, no? Merong kailangan sa checklist kung ikaw ay gagawa ng face-to-face. Ikaw ay merong school nurse na on duty. Para alam yung gagawin kung may nilagnat or nagkaroon ng simptomas na bata. Pangalawa, malapit sa mga pampublikong ospital, yung public school or private school na payagan. Yeah. So meron silang mga checklist na meron silang sistema paano mo dadalhin sa ospital yung mga batang magkasakit. O pati teacher, kasi sa Amerika yun ang nangyari, Vic. Ang nahawa yung mga teacher, yung mga bata mild lang. So sa Amerika yung mga teacher na matatanda ang namatay kasi sila yung tinatawag nating high risk, no? At yung mga bata naman, ubusipon lang, tapos magaling na after some time. So yun yung naging problem nila sa US. At yun yung kinatakutan natin, ano? Until nakapagbakuna tayo. So ngayon, nakategora ang ating mga teachers sa A4, eh. Alam ko, marami na sa ating teachers na bakunahan sa mga LGU nila. Yeah. So yan ang isa sa mga pagkahanda natin para safer itong opening of face-to-face classes.
talking about safety, Dr. Ted, how safe are we now? I mean, you know, the numbers, we reached 26 already, 23, 18 kahapon. Saan ho tayo ngayon? Saan tayo nakatindig ngayon? Ano ho ang estado natin ngayon, Dok? Iba-iba ang sinasabi ng ating mga mathematical modelers at experts. Ay, buti lang, mahina ko sa map. Oo, sabi ng DOH, tataas pa yung kaso. Sabi ng OCTA, nasa peak na raw at pababa na. Mukhang ganun sa NCR. Ang tingin ko, yung NCR medyo talagang pababa na. So parang bakit, tama naman sinasabi nila. Bakit pababa sa NCR? Tinatanong ko yung mga hospital director, ang sinasabi ng mga hospital director sa COVID hospital, yung address daw nung kanilang mga nakokumpine, di ba puno pa rin hospital natin? Puro Tagalabas. Outside Metro Manila, galing Cavite, okay. Bulacan. So nakikita natin na yung vaccination natin sa Metro Manila, 66% vaccinated na sa Metro Manila, 82% may one dose. So naghihintay lang ng second dose, yung 82%. So maganda yung statistics natin doon sa 14 million. No? 6 na milyon na yun na nakatao, na adults na bakunahan natin sa Metro Manila. So I think dahil binuhos natin yung bakuna starting March, di ba, buhos ang bakuna sa Metro Manila. I think may epekto to yung sa sinasabi na parang pababa na. Hindi na humirit kahapon, parang 16 ba o 18? Ang 18,000. So below 20, happy ako doon kasi ilang araw nang below 20, no? Actually. At ang above 20, 22 noong nakaraang linggo pa. So kung tumuloy-tuloy yan, tama siguro nag-peak na tayo at sana mag-decelerate na o bumaba na ang mga cases natin. Kasi nag-open up na tayo, no? Nag-alert level 4 tayo at saka may mga kainan na sa labas. No? Opo, meron na tayong restaurants allowed na 10% sa loob at 30% sa labas. So sana hindi makadagdag yon at tuloy-tuloy ang pagbaba ng kaso. So yung sa Pero kung tayo... Kung tayo ho eh dudumugin ng mga taga outskirts of Metro Manila, mga taga probinsyang nakokonfine dito, puro taga probinsya, may chances din ho na may mga taong nagtatrabaho dito na taga probinsya na malusutan tayo. While we are going down in Metro Manila, baka may madisgrasya, di ba? Masingitan. Oo, tama po yan. Kaya ang dating ng mga bakuna, Vic, ang dami, no? Itong last week, naka 9 million deliveries tayo. 9 million doses ang na-deliver sa ating bansa. At ito, nakita ko yung distribution list, karamihan Region 4, Region 4A, yeah. Region 3, Region 7. Basta iniikot na nila outside Metro Manila kasi parang saturated na yung mga parang ayaw na magpabakuna yung natitira. Yun yung finding. So may supply pa rin ang Metro Manila pero mas madami na ang supply ng outside NCR. So yun yung sagot sa tanong mo, Vic, no? Paano kung pasukin naman tayo? Buhos ang bakuna natin ngayon sa mga lugar na yan. Bulacan, Pampanga, Cavite, Laguna, Batangas. Diyan natin binabato ang mas maraming allocation ng bakuna ngayon na dumadating. Nakakatakot kasi malapit sa Metro Manila yung mga probinsyang matataas. Di ba? That's right. And sabi nga nila, nagreklamo yung mga governor niya, ang mga probinsya na mas marami ang populasyon namin kaysa sa buong NCR. NCR parang 12 to 14 million lang. Kami, bawat probinsya, 6 na million, 5 million. So pag in-add mo sila lahat, mas marami yung sa region nila kaysa sa National Capital Region. Tama din yun. Alright. Speaking of bakuna, Doktor, malaking porsyento na po sa Metro Manila. Dumating po tayo dun sa makompleto na yung mga taga-Metro Manilang mabakunahan. Are we going to wait for the whole country na makompleto bago kami magka-booster o second shot o bakuna? Or kapag ang Metro Manila ay okay na 100%, pwede na kami mag-umpisa ng booster or third, second shot ng bakuna? Paano? Unang-una, ang sagot ng World Health Organization dyan, hindi sila nagre-rekomenda ng booster shot sa general public. Pero mukhang pumapayag sila sa booster shot sa mga high-risk na katao. Sino yung high-risk na pwede ma-infect? Yung ating mga healthcare workers na nandun sa mismong COVID ward. So medyo 6 months na yung kanilang bakuna kasi March tayo nag-umpisa magbakuna sa mga healthcare workers. So yung mga nauna, palagay ko, baka mabigyan na in the next month or so mag-desisyon ng ang DOH. DOH ang hinihintay natin na pumayag, ibigyan yung booster sa mga healthcare workers. At siguro pati na rin yung mga senior na
naunang nabigyan kasi may mga senior na mga anim na buwan eh. Pero maraming senior nitong nakaraan lang nagpabakuna. Bago lang. Oo. Ang ibig niyo sabihin, doktor, so next year na sila. Mm-hmm. Ang ibig niyo sabihin, doktor, yung mga frontliner na naka 6 months na, mas delikado yung kaysa sa ordinaryong citizen na naka 6 months na rin na gusto na rin magpa-injection ulit. Oo, yun ang sabi ng WHO. Kasi nga, uubusin mo yung bakuna sa third dose, eh ibang kababayan natin sa mga ibang region, wala pa, zero dose pa, or one dose pa lang. So ibigay muna natin yung two doses sa more than 77 million na tinatarget nating adults. So chances yung are, status sa booster. Oo. Chances are, pag marami nang nabakunahan, we can go on with the booster or the second shot of the or the second set of the bakuna. Hindi naman totaling hindi pwede or ayaw or never. Tama yan. In fact, Vic, ang magandang balita ay nag-allocate sa budget, sa National Expenditure Program, yung proposed budget of 2022, 45 million pesos. Billion, ha? 45 billion. And nakalagay doon for the possible booster doses. Kasi inisip na rin yan na baka hindi lang one year ang pagbabakuna natin. Baka nga next year mga ilangan tayo ng booster o yung tawag na reformulated vaccines. Kasi nga dumalabas yung mga mutation or variant. So baka these companies can come up with better vaccines na we will also use next year for the high risk. Pero hindi na sa general population siguro. Yun yung sinasabi ng World Health Organization. Kasi parang madami pang ibang bansa ni 2% pa lang nababakunahan sa kanila. So natin tayo, mataas ang ranking natin sa dami ng Pilipinong nabakunahan. We should understand yung mga naka 6 months na huwag mag-worry kung hindi rin lang kayo nakaharap sa mga maraming COVID. Dahil yun talaga, kahit anong pag-iingat nun, kung nakaharap ka araw-araw sa may COVID, dangerous talaga. Correct. At saka valuable sa atin ang ating healthcare workers. Napapansin natin na isang tao lang ma-quarantine, magkasakit, bumabagsak yung healthcare system natin. Nahihirapan tayo mag-alaga ng ibang nako-confine. So valuable yung contribution ng mga nagtatrabaho sa high-risk area. So dapat bigyan natin sila ng PPE, protection, lahat. Para, pati benepisyo, hinihingi nila. Papayag din ako doon, bigyan silang benepisyo. Kasi talagang sila naman ang sumasalba sa buhay ng mga loved ones natin. I know, I understand. Doktor, naku, sana ho, magtuloy-tuloy na ho itong magandang binalita niyo sa amin. Lalo na po rito sa NCR, at least tayong dalawa eh, complete vaccine na tayo. At sana magtuloy-tuloy yung mga kababayan natin, talagang, di ba, matapos na ho ito. At sana nga, sabi nga ho nila, baka maging maganda ang Pasko. Sana ho, di ba? Parang malapit na tayo doon, Vic, sa NCR. Kasi kung 66% na tayo, parang yung pinapangakong maabot natin yung 100% ng target natin dyan. May tatlong buwan pang dadating di ba? September, October, November. Mukhang kaya pa natin. Basta tuloy-tuloy yung vaccination ng ating mga vaccination center. At yung mga dapat bakunahan, pumupunta. Ayun kasi ang problema. Meron pa tayong may nag-rally lang ng mga bata. Ayaw daw nila ng bakuna. Dapat hindi na yun. Kasi sila ang mag-uuwi ng virus dun sa mga nanay at tatay nila. Yun ang mako-combine. So, parang mali yung binabasa nila. Hindi sila nagbabasa. Paano nga pala yun? Lastly, yung mga totally ayaw magpabakuna, kagaya niyang grupo sinasabi nyo, how long do we have to wait for them? We have to get vaccinated for them. Kasi silang naniniwala na hindi nakakatulong yung bakuna. Tayong lahat, kung vaccinated ang mas marami, mapuprotektahan natin sila. Yun yung ibig sabihin ng herd immunity. Na pag mas marami kang bakunado kaysa sa hindi vaccinated, kayong vaccinated ang magpuprotekta sa kanila kasi hindi tatalon yung virus sa kanila. Alam mo, sabi nga ni Pangulong Biden, last na lang, nabasa ko minsan, 2 months ago, the pandemic is only for those unvaccinated. Sabi ni Biden yun. Actually, totoo din yan. Ano? Naglabas ng yung hospital ko, PGH, naglabas kami ng statistics, yung mga may dot na pula. Na yun yung unvaccinated. Tapos yung dot na green yun yung vaccinated. Eh pagdating mo dun sa 70% unvaccinated ang nako-combine sa ospital. At anong tawag dito? Sa ICU, halos 100% unvaccinated. Ang sabihin yung critical. And yung mga healthcare worker na nagkaroon na tawag na breakthrough infection, yung complete dose kagaya natin pero nagkaroon ng sintoma. Sabi, isang araw na ubo, isang araw na sipon, okay na, mild.
So hindi sila nauospital. Talagang proven na effective yung bakuna. Yun yung whatever the brand is. Whatever the brand, effective sila. Oo. Kasi iba brand din yung nabigay sa mga personnel namin sa PGH. Eh. Hindi naman iisang brand lang. Doktor, maraming salamat. Sana makapagpahit na tayo. Maraming salamat. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Dr. Tedder Bosa. Napakabit. Special Advisor, Task Force COVID-19. Thank you. Eh, pag ganyan ang kausap mo, medyo, hindi ba, medyo may good news ng konti. Eh. Hindi ho tayo nawawala ng pag-asa kapag may mga ganyan. Report muna tayo from Manila. Patrol 5, Ayo Pangto, Aya, please come in. Arimik, maraming salamat. Magandang umaga sa ating mga kaubayan. Nasa mahigit 30,000 na lamang ang kinakailangang mabakunahan ng first dose contra COVID-19 sa lusod ng Maynila. Sa datos na inilabas ng lokal na pamahalaan ng Maynila, nasa 97.75% o nasa 1,321,054 na ang bilang ng naturukan ng first dose. Nabatid na nasa 1,351,487 ang dapat na mabakunahan bakunahan na target na populasyon na kinabibilangan ng individual na nasa 18 anyos pataas sa lungsod ng Maynila base sa Department of Health. Nasa 82.62% naman o katumbas ng 1,116,612 ang nakakompleto na ng bakuna contra COVID-19. Tuloy-tuloy naman ang COVID-19 vaccination program ng lokal na pamahalaan kung saan ikinasa ang first dose ng pagbabakuna sa 45 health centers at 4 na mall dito sa Maynila. Habang ang second dose naman ay isinasagawa sa 18 eskwelahan, 3 community sites at sa drive-thru vaccination sa Manila Grandstand sa Luneta. At sa patrol number 5, ay ayaw pa ang katulad. Siyempre naman doon ang lakas, DWIC. Thank you! Ay ayaw pa ang patrol 5, wala po dyan sa lusod ng Maynila. So, ayun o, paganda rin yung report ni Aya. Oh. Ilan yun? 97% ng mga taga-lusod ng Maynila ang nabakunahan na. Ay malaki ho yun. Malaki ho yun. At, Ilang tulog na lang, 100% na yun. Yung mga mababakunahan po sa lungsod ng Maynila. Alam nyo, in fairness naman talaga, ang Maynila naman simulat sa pool na nag-umpisa yung bakunahan na yan. Ay nakita ho natin ang sistema ho ng Maynila. Napakaganda ho ng sistema ng Maynila at napakabilis, napaka-orderly. Buong pamilya ko, siyempre, sa Maynila nagpapakuna. Teka muna, habol tayo si Selly. Ortega Buero, Senate, Blue Ribbon Committee Hearing. Sally, go! Yes, Vic, isinasagawa ngayon ang pangmaluna na public hearing ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa mga nakikita nga na irregularidad o issue sa namagitang transaksyon na dito sa Procurement Service ng DDM at itong ang formerly Pharmaceutical Corporation. Matatandaan noong last hearing, isa sa mga naging highlights sa iyong nabulgar, yung mga nakuhang dokumento ni Senator Richard Gordon ukol sa mga luxury car ng 3 formerly official. Meron sa may Porsche, may Lamborghini, may Lexus. Ito sina Lincoln Ong, Mohit Dargani at Twinkle Dargani. So gustong makita ni na Senate Minority Leader Franklin Drilon yung records nila sa DIR kung sila ba nagdeklara ng magkano ang kinita, kung nagbayad ba ng tamang buwis, dahil matatandaan sa 2019 ay nagdeklara sila na walang kita at ang ayon sa kanila, ang kanilang paid up capital ay 625,000 pesos lamang. Kaya isa sa mga invited resource person ay itong si DIR Commissioner Cesar Dulaya. So, oo, kanina habang kasi ngayon ongoing pa yung pag-isa-isa sa mga present na resource invited resource person, isa-isa pa, oo, nagro-roll call pa. Pero kanina nung nabanggit ang mga pangalan nitong Senate Health Secretary Francisco Duque, sinabi ni Senator Richard Gordon na hindi naman namin sinasayang oras nyo kontra daw doon sa sinasabi ng Pangulo na nasasayang ang oras kaya tumitindi ang problema natin dito nga sa COVID. And sabi ni Senator Richard Gordon, hindi naman kayo physically present, lahat ay virtual at yung mga cabinet members na sa kanilang mga tanggapan kung kaya't maaari pa rin sila mag-multitasking at magampanan pa rin yung kanilang tungkulin kahit na sila ay nag-
pa-participate virtually dito sa pagdinig ng Senado. So, sino ang mga bagong umaten? Sino ang mga bagong nandyan? Sila Michael Yan? Teka, kanina hindi ko pa napansin si Michael Yan, pero nakita ko na ito mga taga Pharmalia, Pharmaceutical Corporation. Oo, nandito na yung mga binanggit natin na merong mga luxury vehicle at yung mga dating procurement service ng DBM officials nandito rin. At yung mga dating mga PSDBM at mga taga Pharmaly ang nakita natin. Nung isang nakita na natin na naka-on din yung ninya nitong si Michael Yang, pero hindi siya natanong noong last hearing. So titingnan natin kung matatawag ba siya ngayon. Kasi dito sa screen na nakikita ko, wala pa siya. Nakikita ko itong sila Mohit Dargani at saka itong si Wang Chuyen. At saka taga Blue Cross. Ito ang mga nakikita ko sa screen. Hindi kasi lahat makikita dahil sa dami ng invited resource person. Dami, no? Oo. Laging ang dami, kaya halos kalahating oras na uubos para lang sa pag-roll call. Pagtawag. Roll call? Oo. Anong mga present sa mga invited resource person. Nakita rin natin. Ngayon pa naman, hanggang alas 3 lang sila dapat dahil may session, right? Koreko. Buti na lang hindi to want to sawa. Dahil may alas stress nga na session. Makakauwi ka na maaga. Makakauwi ka na maaga. Tama. Tama. Makakauwi kayo na maaga ni Milky Rigunan. Oo, kami nila Milky at saka nila Nimpa Ravelo. Yan. Makakauwi ka na nila maaga. Correct. So titingnan natin kung ano yung magiging development ngayong araw na ito. Kung may bago ba na mga mabubulgar na mga impormasyon para mapalakas itong mga parang paghihinala na may overpricing, may irregularidad sa paggamit nito nga pondo na para ay pantugon sa pandemya na sinasabing baka daw nagamit sa anomalya. So yan, Vic. At yan ang ating maghahatid tayo mamaya sa mga magiging kaganapan dito sa pangwalong pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito si Patrol 19, Celio Ortega Bueno. Nagulat sa Impila Metodong Nakal sa DWIZ. Thank you. Sa napakaganda mong report, Celio Ortega Bueno mula po dyan sa Senado. Tabayanan po ninyo ha. Yan naman may mga YouTube, mapapanood po ninyo yan eh. Tignan nun natin kung ano magiging balitaktakan ngayon dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Mukhang nandun ang BIR ngayon. Naku po. Titignan kung nagbabayad mo ng buwis nito. Ha? Titignan kung kanino talaga pagmamayari yung Lamborghini. Di ba? Ang bihira ka, bata-bata, may mga Lamborghini. Di ba? Nung araw, pambihira ako, yung sinasakyan ko, hindi yung Lamborghini, Lamborghini. Yun ang sinasakyan namin nung araw. Eh ngayon eh, Lamborghini na, mga Ferrari, mga, sino ba yung may Maserati? Si ano? Anyway. At tabayaran po ninyo yan, ha? Manatili po kayo nakatutok sa DWIZ sa mga programa pong sunod-sunod na ibabalita po namin sa inyo. Sa mga blow-by-blow account na nangyayari po dyan sa mataas na kapulungan. At syempre, ang iba pang kaganapan dito po sa ating bansa at sa maraming lugar ng Metro Manila. Stay safe, mag-ingat po tayo lahat. I'll see you tomorrow. Ako po si Vic De Leon Lima. Ito po ang Servicio Lobos sa 882 sa Attorney Freddy Topacio. Yes, yes, show, Topacio. Servicio Lobos sa 882.